Magandang hapon mga ka-farm-farm. Narito po tayo sa ating bagong segment dito sa ka-farm-farm mo Brad Mario. Ito po ang inyong Makating Kuya ko. Dapat alam mo, maraming nagtatanong kung alin daw ba talaga ang nauna, ang ibon o ang itlog. Bago natin sagutin yan, mag-subscribe ka sa ating YouTube channel, KMBM ka-farm-farm mo Brad Mario. I-follow sa Facebook page, KMBM ka-farm-farm mo Brad Mario. Narito ang ating kasagutan. At huwag niyo rin kalimutang mag-share. Narito po ang ating kasagutan. Alin ba talaga ang nauna? Ang ibon o ang itlog? Ayon sa kasaysayan at ayon sa nakasulat, nang likhain ng mundo, ang unang nilalang na may buhay ay si Adan. Kung nauna si Adan, ang ibig lang sabihin ay magkasabay ang ibon at ang itlog. Isa na naman pong dagdag kaalaman mula sa inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Magandang araw mga ka-farm-farm. Narito po tayo sa ating bagong segment dito sa ka-farm-farm mo Brad Mario. Ito po ang inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Alam nyo ba na ang salamin ay tinatawag na transparent? Ganun din ang tubig. Ganon din ang iba't iba pang likido. Ganon din ang plastic. Subalit, alam nyo ba na mayroon ding taong transparent? Kung kayo ay magpartner na parehong transgender at nag-alaga kayo ng bata o mga bata na kayo na ang tumayong magulang, ang tawag sa inyo ay transparent. Isa na naman dagdag kaalaman mula sa inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Magandang araw mga ka-farm-farm. Narito po muli tayo sa ating bagong segment dito sa ka-farm-farm mo Brad Mario. Ito po ang inyong Makating Kuya ko. Dapat alam mo. Alam nyo ba ang katotohanan sa mga taong nakaapak daw sa buwan? Bibigyan natin ng linaw ngayong araw na ito. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga taong nakaapak daw sa buwan? Katulad nila Neil Armstrong at ng marami pang iba, ang katotohanan ng itinatago ng NASA ay aking sinuri at pinag-aralang mabuti at ngayon ay napatunayan ko na wala pa pong tao na nakaapak sa buwan. Dahil kung mapapansin nyo, lahat sila ay nakasapatos. Dapat tinanggal nila yung sapatos para sila ay nakaapak sa buwan. At ako'y may prediksyon na ang unang makakaapak sa buwan ay isang Pilipino. Ito po muli ang inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Magandang araw mga ka-farm-farm. Ito po ang inyong Makating Kuya Kot para sa isa na namang bagong segment natin dito sa Farm-Farm mo Brad Mario. Marami ang nagsasabi na basta raw may norte ay may sur, katulad ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, Camarines Norte, Camarines Sur, San Pablo Norte, San Pablo Sur. Subalit wala pong katotohanan ang lahat ng iyan. Hindi po lahat ng norte ay mayroong sur. Narito po ang sagot. Hindi po lahat ng norte ay may sur. Katulad na lang po ng karne norte. Simula bata pa po ako, wala pa po akong nabibiling karne sur. Kung kaya't wala pong katotohanan na basta may norte ay may sur. Isa na naman pong dagdag kaalaman mula sa inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Magandang araw mga ka-farm-farm. Narito po muli tayo sa ating bagong segment dito sa ka-farm-farm mo Brad Mario. Ito po ang inyong Makating Kuya Kot. Dapat alam mo. Alam nyo ba kung ano ang mangyayari sa taong hindi nakainom ng tubig sa loob ng 2 hanggang 3 araw? Siguradong siya ay mauuhaw. Isa na naman pong dagdag kaalaman mula sa inyo pong Makating Kuya ko. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Mga ka-farm-farm, kung kayo po ay may mga katanungan na wala pang kasagutan hanggang sa ngayon, mangyari lang na ilagay ninyo sa ating comment section at bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Dapat Alam Mo, ka-farm-farm mo Brad Mario. Ito po ang inyong Makating Kuya ko. Dapat alam mo.